Nagtitindi pa ang init ng panahon sa buong mundo dahil sa El Nino. Pero ang maalinsang ang panahon na nararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, bakit nasusundan ng pag-ulan? Ang paliwanag ng pag-asa sa report ni Katrina Son. Mainit, pero maya-maya, uulan. Kaya ang tindera ng banana queue na si Maymay nalilito dahil ang alam niya may El Nino. Hindi din kami makaloto. Kaya nag-ulan, hangin. Minsan wala kaming benta. Sabi nila, El Nino, di ba mainit? Bakit nag-ulan? Palaging ulan. Ang rider na si Dominga Familiar, natuto na raw. Kahit matindi ang sikat ng araw, ready pa rin ang kapote. And sabi, El Nino daw, tapos sige naman ang ulan. Sabi ko, ano kaya yun? Karinimang paniwala, kapag may El Nino, mainit ang panahon at madalang ang pag-ulan. Kasi sabi nila, El Nino, wala tayong payong tulad ng mga gamitan para sa ulan, kaya medyo mahirap. Ngunit paliwanag ng pag-asa, kapag mainit tulad ngayong may El Nino, nagiging maalinsangan na sinusundan ng pag-ulan. No, given na naging mainit during the daytime, na-force natin yung hangin sa surface na umangat and then nag-create ng clouds and then that causes yung precipitation. At kung tagaktak ang pawis mo sa tanghali, asahang titindi pa ang init. Hindi lang iyan sa Pilipinas dahil inaasahang magiging record-breaking ang temperatura ngayong taon sa buong mundo bunsod ng El Nino. Pinaghahanda na nga ng DOH ang mga ospital sa posibleng pagdami ng mga may heat stroke. Kung may gagawin po tayo ay kung madilim pa o kaya naman sa pagsapit ng dilim, doon po natin gagawin. Kung hindi may iwasan po yan, ay kailangan sumilong po tayo. Kailangan umiinom tayo ng tubig. May iba pang paraan yung mga juices, mga prutas na matubig katulad ng pakwan. Dagdag naman ng pag-asa na bago natin maranasan ang matinding epekto ng El Nino tulad na lamang ng drought o dry spell, mararanasan muna natin ang matitinding pag-uulan na dulot ng habagat na mas pinalalakas ng mga bagyong pumapasok sa bansa. Ganito raw ang nangyari na makaranas ng El Nino sa bansa. Tulad halimbawa noong 2004 kung saan maraming ulan at malakas ang mga bagyo. Malaki ang pinsalang idinulot ng Super Typhoon Yoyong at Bagyong Winnie. 2009 naman, nang manalasa ang Bagyong Ondoy sa Metro Manila at Bagyong Pepeng sa Northern Luzon. Ngayong taon, naranasan ang Super Typhoon Egay. Kapag sinabi nating El Nino, it doesn't mean drought. So sinasabi lang natin na magkakaroon ng posibilidad ng pagkakaroon ng reduksyon ng tubig ulan na posibleng mauwi sa dry spell. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.